Napagunita ngayon ang araw ng kalayaan ng bansa sa Malolos, Bulacan. Natuon naman ang pag-aalala sa naging kabayanihan ng mga veterano. Inialay rin ng mga dumalong opisyal ang pagdiriwang ng kasarinlan sa naging sakripisyo ng mga frontliner. Si Ian Jasper Elgazar, magpapalita. Sa araw pong ito ay ating ginugunita ang isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan, ang pagdiriwang na 123rd anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Simpleng paggunita ang naging makasaysayan na kaganapan sa Barasawain Church sa Malolos, Bulacan ng 123rd taong araw ng kalayaan ng ating bansa sa mga mananakop. Diwa ng kalayaan sa pagkakaisa at paghilom ng bayan ang tema ngayong taon. Alas 8 ng umaga, hudyat ng pagsisimula ng pagtataas ng watawat ng Pilipinas. At pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ng unang pangulo ng bansa na si General Emilio Aguinaldo. Dinaluhan ng matataas na opisyal ng gobyerno ng Bulacan sa pangungunan ni Governor Daniel Fernando, Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado, punong lungsod ng Malolos Gilbert Gatchalian, pangalawang punong lungsod ng Malolos Noel Pineda at ang kinatawan ng pagbansang komisyong pangkasaysayan ng Pilipinas na si Ginang Rosario Sapitan. Ang Malolos ang pansamantalang pamahalaang rebolusyonaryo mula sa Bacoor, Cavite dahil sa napipintong digmaang Filipino-Amerikano noong September 10, 1898 hanggang March 31, 1899. Dito nabuo ang Malolos Congress sa Barasawain Church upang bumalangkas ng saligang batas September 15, 1898 na nagtatag ng Republika ng Pilipinas at January 23, 1899 ang unang republika sa Asia. Ayon kay Governor Fernando, hindi malilimutan ang sakripisyo ng mga World War veterans maging sa kasalukuyang krisis na patuloy na lumalaban sa hindi na nakikitang kalaban. Palikod po ng pandemya, iba po ang ating kalaban. At talagang hindi na po natin nakikita ang kalaban natin. So mas mahirap po yung ginagampanan ng ating mga frontliners, medical frontliners, ang ating mga volunteer frontliners at lahat ng ating mga frontliners. Ano po? So nagsakripisyo din po talaga sila. At meron po tayong mga buhay na bayani ngayon na kailangan bigyan po natin ng mataas na pagkilala. Ito po ang ating mga medical frontliners, ang mga volunteer frontliners talaga naman pong dapat kilalanin din at talaga naman kinikilala natin itong panahon ng pandemic. Buhay na bayani kung maituturing ang mga frontliners sa likod ng kinakaharap na krisis. Ayon naman kay Vice Governor Wilhelmino C. Alvarado, inaalay ang araw ng kalayaan sa ating mga sarili, interes ng bayan at mamamayan. Ay ganyan yung kasaysayan, tayo yung managkapandemya, mga ninuno natin, merong mga gera sa Kastila, sa mga Hapon, lahat na yan ay nagpatatag sa atin, mga subok yan. At makikita natin ang kaunlaran, hindi lamang ng Central Luzon, but ng buong bansang Pilipinas. Nagpasalamat naman ang punong lalawigan kay Pangulong Rodrigo Duterte na Bulacan ang napili sa pagtataas ng watawat ng Pilipinas. Para sa Eagle News, Ian Jasper Elazar, we live in interesting times.